mga makartrap. Meron na naman akong bagong vlog ngayon. Itong bago kong vlog ngayon is, alam nyo na, dahil community quarantine, enhanced community quarantine ngayon, ang vlog ko ngayon ay itong nakikita ko sa kapaligiran namin. Kung tinutupad ba ng mga tao o kabarangay namin tsaka mga tao dito sa lungsod namin yung protocol na sinasabi na lockdown at yung sinasabi na social distancing. May papakita akong video sa inyo dito ngayon. Kayo na mismo humusga kung sinusunod ba nila. Ito yung video na yun. Tingnan nyo, panoorin nyo. Dito sa video na kinuha ko, ito ay ang entrance papasok sa public market. Bago ka makapasok sa market, kapag nakamotor ka lang o naglalakad ka lang, kailangan mo umapak sa inilagay ng checkpoint na para sa quarantine. Sa nakikita nyo, sinusunod naman ang mga motorsiklo, di ba? Ang alituntunin na inilahad ng ating batas. Nagkakaisa ba sila? Anos palagay nyo? Dito sa Tambo Market, mayroon ditong isang entrance at isang exit lamang. At ito yung video na ito, ito yung entrance. Kung lalapitan nyo yan, may makikita kayong nakalagay dyan na no mask, no entry. So nag-iingat talaga ang market na ito dahil sa COVID-19 na yan. Sa palagay ko, sinusunod naman ang mga ipinagbabawal para hindi na ma-spread ang coronavirus na yan. Kahit mayroon pa dito nagreklamo dahil malayo daw yung exit. Dito naman sa bidyong ito, kung nakikita nyo, ito yung exit ng market. Tingnan nyo yung paligid. Yung karamihan nakamas, tama naman. Pero ang hindi nila napapansin na wala yung ipinatutupad na social distancing. Nagdikit-dikit sila. Hindi na ata nila namalayan dahil iniisip kasi nila na nakamas na sila ay sapat nang hindi madarapuan o mahawaan ang coronavirus na yan. Hindi talaga natin maiiwasan may mga matitigas talaga ang ulo. May mga mask ngayong ibaw pero hindi naman nila sinusuot. Para saan ba yung mask na yan? Para sa kanilang baba? At may isa pa akong napansin, itong alin na ito. Sa palagay ko, nabasa at narinig ko na sa balita na ang mga senior citizen na yan ay hindi na dapat nagmamarket dahil mahihina na ang immune system nila. At lalo pang nakapatindig balahibo kay Ali ay yung hindi pa niya pagsuot ng mask. Akala niya yata ganun na siya kalakas para hindi na siya nababahala sa COVID-19 na yan. E ako nga dito eh, nagbibidyo eh. Hindi maiwasang matakot talaga dahil baka mahawaan ako dito kahit nakamask ako eh. Si Ali talaga hindi nag-iingat. Diba nakalagay doon sa entrance, no mask, no entry? Diba nakalagay doon? Bakit si Ali na yun nakapasok doon? Yun ang hindi ko alam. Sana next time maging alisto lahat at mag-ingat. Dahil huwag po natin bibigyan ng chance na kumalat pa itong COVID-19 na ito. Tayo rin naman yung naapektuhan, di ba? So please, mag-ingat po tayo. Pagka-uwi ng bahay, magpalit ng damit at maghugas ng kanilang mga kamay, two hands, ng higit sa 20 seconds. Na gamit sabon. Kailangan may sabon talaga. Magugas ka ng kamay, may sabon. Kung maaari lamang. Magugas ka ng kamay. At saka, pwede ka lang mag-alcohol pagkatapos para mas maingat. Yung damit na ginamit mo sa labas, kailangan, labhan mo na yon. Huwag mo nang suotin pagdating mo ng bahay. At talagang, dapat talaga tayo mag-iingat dahil hindi rin naman yung iba yung makikinabang, tayo rin yung makikinabang sa pag-iingat natin. Kaya, sana, sundin nyo tong mga sinasabi ng hindi lang sa akin, pati yung ating presidente si Digong, si Rodrigo Rua Duterte, ating presidente na yan. Dahil ang sinasabi lang niya ay para sa kapanganan natin. So let's kill COVID-19. Let's kill COVID-19.